Lisa lain. So hello sa inyo na. This is Marlon Rides again po. Welcome po sa akin channel. Yung channel ko it's all about biking and riding MTB trails, mga downhill and enduro lines. So ngayon, ibang content muna tayo. Ang content natin ngayon is noise reduction ng GoPro. Yung noise. Kung mapapansin niyo sa mga unang vlog ko, yung wind noise niya grabe, sobrang init. Yung video halos yung hangin na lang yung naririnig. Yeah, so ito, gagawa natin ng paraan yung wind noise. So ang mga kailangan natin ay this one, silicone cover ng GoPro Hero 8. Make sure na pang GoPro Hero 8 yung bibili niyo. Kasi ang alam ko, iba-iba ng mic locations yung GoPro. So ito may mga butas siya. May mga butas ng mic. Hindi ko sure pero search nyo sa Google yung pinaka mic locations ng GoPro. So, meron din dito. Lapit sa power button. Meron din dito sa ilalim. Mic. So ayun, pinabalik tayo sa kailangan. Mga kailangan para sa Windows reduction. So ito. Yung silicone cover ng GoPro Hero 8 nga. Sinasabi ko kanina. Nabili ko lang siya sa Shopee. Itong isa yung foam cover pang GoPro. Dito sa foam cover naman, hindi naman siya maselan kung GoPro Hero 7, 8, or 9 yung mabibili niyo. So, parang generic lang naman ito. Yung pinaka-source ko sa idea na ito, ilalagay dito yung video na kung saan ko siya ginaya. So, yun lang yung pinagayahan ko para matanggal yung windows. So, yun, gawin na natin. Ang paggagawin nyo ito, make sure nakatanggal yung GoPro nyo dito sa silicone tape. Huwag nyo gagawin na nakakabit siya or ano, para mas madali nyo na lang magawa. So, yun. Una natin gagawin na yung iba yung ginagamit nila 3M tape eh. Isusukat ko muna. Ayan. So, ganyan yung itsura niya kapag hindi mo ginapit. Ayan. So ang kailangan ko lang naman takpan dyan is ito. Ang ididira ko lang sa kanya is ito. Lupitin ko na siya dyan. Nandito. Lupitin ko siya dyan. Ganyan. Ito lang yung kailangan natin. So ito lang yung kailangan natin. Yan. Itong piece na to. Lalagay natin siya dyan. Para hindi bulky. Kasi pag nakakabit ito, ang laki. As long as natatakpan niya yung mga microphone locations. Ito yung isa. Tapos dalawa. Ito yung pangatlo. Ilagay ng 3M tape mas okay. 3M tape lang gamitin nyo. So bali hindi pala pwede yung ano, yung double sided tape. Ang galing! Ang galing! hindi siya ganun dumiligit dito sa ano, silicone na ano, GoPro silicone cover.
So, tatry ko gumamit ng super glue kung pwede. Sana namikit. Yung nga, sabi ko kanina, tanggalin niyo muna yung GoPro. Kasi delikado yan pag napasukan ng glue or yung mic niya matuduhan ng glue. Try na natin kung didikit. Tingin ko didikit naman. Uy! Adila! Matibay naman yung pagkakatingin. After nito, ipapakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng may ganito na foam, na wind noise foam, wind slayer, tawag nila. Tapos versus dun sa walang ganito. I-check nyo mabuti yung pakinggan nyo mabuti yung, ano, yung wind noise. Bali ginawa ko sa akin kaya ganito ginapit ko. Ayoko kasi nung ano, masyadong malaki. Ang laki kasi pag nakakabit na to eh. May ganito ka na tapos may ganito ka pa. Sobrang laki nung parang ang laki tingnan. Saka parang ang pangatingnan nung ano, GoPro. Sana yung ganda ng GoPro. Saka mas okay yung looks nito. Depende sa inyo kung okay lang naman yung sa inyo yung ganito, yung ganyang kalaki. Pwede nyo nang hindi gupitin. Bali, yan na siya. Pag nakakabit na yung GoPro, ganyan lang siya. Yan. Diba? Maliit lang. Yan pa rin yung ano, mukhang GoPro talaga siya. Yan, pakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. Redaccio, redaccio! Yeah, jump! Woohoo! Bira, bira! Yeah! Problema din kayo sa wind noise, pwede nyo i-try ito. Ma-check nyo kung mas okay ba or hindi. Para sa akin, mas okay kasi mas nilig nga yung salita ko. Tsaka lang nangyayari sa trail, yung raw sound niya, pwede nilig siya ng clear. Kasi walang wind noise. Please like, comment and subscribe. Also don't forget to ring the bell icon. Mullen Rides checking out.